Tatlong buwang sanggol pa tayo matapos maiwan sa BB Bouncer. Yo, what's up mga kaibigan? Ako na naman ito nagbabalik. MacWriter TV here. Ang ating pag-usapan ngayon ay patungkol sa tatlong buwang sanggol na namamatay matapos maiwan sa BB Bouncer. At yan ang ating aalamin. Pero bago ang lahat, maaari bang pakipindot muna ang like, subscribe at i-click ang notification bell. Ay kung sa ganun, kapag may bago tayong kwento, ay ikaw ang unang makakapanood. Kaya, simulan na natin. Nagising na lang ang isang ina na wala ng malay ang kanyang anak matapos niyang itong maiwan na nakaupo sa BB Bouncer. Mahalaga sa mga magulang ang palaging bantayan ang kanilang sanggol at siguraduhin ligtas ang kanilang anak. Ngunit may mga pagkakataon na dahil sa matinding pagod o kaya panandali ang kawalan ng atensyon ay nakakaligtaan ng mga magulang ang kanilang anak. Para sa isang ina, ito ang naging dahilan upang namamatay ang kanyang anak nang maiwan ito sa isang BB Bouncer. Paano siya namamatay sa BB Bouncer? Ayon sa inang si Daniela, marami raw siyang lakad ng araw nang namatay ang kanyang anak. Kasama raw niya ang kanyang ina at ang mga kapatid dahil sila ay namili ng mga regalo. Dahil sa tinding pagod, nakatulog si Daniela sa kanilang sofa. Nagising siya bandang alas 4 ng umaga at sinilip ang kanyang anak na si Liamie na nasa BB Bouncer. Ngunit pagtingin niya sa bata, wala na itong malay at tila hindi na huminga. Dali-dali niyang sinubukan i-rescue ang bata at tinawagan kaagad ang paradimik upang masigip ang kanyang anak. Ngunit sa kasamaang palad, namatay ang sanggol. Namatay raw si Liamie sa kanyang BB Bouncer dahil sa kakulangan ng hangin. Ito ay dahil hindi maganda sa mga bata nang maiwan ng matagal na nakaupo ng gantong klaseng upuan. Nahihirapan sila dito huminga at posible nilang ikamatay kapag napabayaan. Dahil sa nangyari, matindi ang pagsisi ni Daniela. Parang masamang panaginip raw ang nangyayari at inakala niyang magising siya dito. Ngunit mas mapait ang katotohanan at patay na ang kanyang pinakamamahal na anak. Sa crib lamang dapat matulog ang mga sanggol. Bagamat ligtas gumamit ng BB Bouncer o BB Swing sa mga sanggol, hindi nito ibig sabihin na dapat silang matulog dito. Ginawa ang mga ito upang upuan ng mga sanggol at hinding-hindi dapat hinahayaang umupo nang matagal ang mga bata dito. Lalo na kung hindi sila nababantayan. Hanggat maaari, dapat palaging binabantayan ang mga sanggol. Ito ay upang masigurado ng mga magulang ang kaligtasan ng bata. At kung may mangyari mang masama, ay masasagip nila agad ang bata. Kung magpapatulog ng sanggol, siguraduhin sa crib na tutulog ang bata. At hindi sa kama, sa upuan, sa sofa, o sa iba pang lugar. Ang mga crib ay sadyang nakadesinto para maging ligtas sa mga bata. Kaya't ito ang pinakamainam na lugar ng kanilang pwedeng tulugan. Tandaan, palaging isaalang-alang ang kaligtasan ng iyong anak. Kahit pagod ka man, ang mahalagang isipin ang kapakanan ng inyong sanggol. Lalo na't sa iyo pa sila nakasalalay habang sanggol sila. At dito po nagtapos ang ating kwento. MacWriter TV here. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka sa aking mga kwento.